morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayan na mga OFW at kababayan natin na nandyan sa Pilipinas at saka sa mga naghihintay sa zona ni PBM. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana'y okay lang tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, dahil very early morning pa tayo ngayon, sana mag-pray tayo kahit sandali man lang. Kahit anong forma niyo mga kabayan at or kahit nasaan kayo ngayon, just close your eyes and feel the presence of our God. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa, at saka napunod mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda yung mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kakawit pa lang po galing sa kanilang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jellybee TV, kung saan mga kabayan, pag-uusapan ho natin yung mga current event dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob at labas ng politika, at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Well, of course mga kabayan, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Okay mga kababayan, so while naghihintay tayo sa zona ni BBM, kasi maya-maya pa naman, pag-uusapan muna natin yung mga nangyayari sa ating paligid, tsaka mga nangyayari sa gobyerno natin, at tsaka nangyayari sa ating lipunan. Alam niyo ba mga kabayan, na meron pong pumutok na isang balita, nag-viral ito ngayon, kasi meron pong isang senador or senadora na feeling entitled doon sa loob ng Philippine Airlines or parang feeling may-ari siya ng Philippine Airlines mga kabayan. Alam niyo po, kinuyog siya ngayon ng mga netizens. Sino yan Sir Ivan? Mamaya papangalanan natin. Kasi ang nangyayari mga kabayan, well siyempre pagbili natin ng ating ticket po sa ano sa airlines, siyempre meron tayong ano sariling upuan mga kabayan. Noong dumating po ang isang kilalang personalidad, abay nakita niya si senadora mga kabayan. So ngayon, nagtanong siya itong taong na to, nagtanong po siya doon sa crew po ng Philippine Airlines. Ang sabi ng crew ng airlines mga kabayan, abay kasi nagustuhan po ni senadora ang kanyang upuan or saan po nakalagay ang kanyang upuan mga kabayan. Nagustuhan daw ni senadora kaya gusto niya doon po ang senadora mga kabayan. Ngayon, hindi po ito nagustuhan po ng taong ito. Alam niyo mga kabayan, kilalang kilala po ito sa Cebu City. Kasi itong nagreklamo nito ay isa pong dermatologist at saka nagmamayari sa skin clinic dyan sa Cebu City mga kabayan. So nung nagpost na siya sa kanyang Facebook account, nag-viral kaagad mga kabayan at talagang kinuyog itong senadora na ito ng mga netizens. So dito itatanong ko lang mga kabayan, sino ba sa feeling ninyo yung senadora na yon? Si Senator Amy Marcos ba? Si Senator Binay ba? Si Senator Grace po? Or si Risa Juntiveros mga kabayan? Please comment down below at saka babasahin natin yan mamaya. Of course, pag-usapan rin natin mga kabayan, siyempre dahil soon na ngayong araw ni PBM, pag-usapan natin yung mga ginagawang mga kabulastugahan ng mga grupo po ng mga aktivista, yung mga anti-Marcos, at saka yung mga paghahanda ngayon na ginawa ng kapulisan natin. And of course, pag-usapan rin natin mga kabayan, ito na yung mga plano ngayon ng gobyerno natin at saka yung mga suporta na ipinapakita nila dito kay PBM at marami pang iba. Alam nyo naman po si Sir Ivan, palagi tayo itong meron dalambang po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Siyempre kilala nyo po si Sir Ivan. But before tayo mag-start po mga kabayan ng ating mga talakayan ngayong araw, very mainit at saka very intriga po ng mga balita, well siyempre i-welcome muna natin ating mga grupo po at saka yung mga religious groups na laging nag-aabang sa ating mga iba balita. Nandyan po kasama natin, i-shoutout natin ang Samahang BBM para sa Pagbabago Worldwide Movement. Nandyan rin po kasama natin ang mga membro ng Kingdom of Jesus Christ Congregation. Nandyan rin po ang Catholic Biblical Christian Church. The Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Gibuloy. Kasama rin natin ang Seventh-day Adventist or Sabadista. Kasama rin natin mga kabayan ang mga Baptist, mga Protestante, siyempre mga Katoliko, mga kapatid natin ng mga Muslim, Assalamualaikum. Siyempre isa rin natin ang mga kabayan natin na nandyan sa Sabah, Philippines. Thank you so much for
for tuning us always, mga kabayan. But syempre, before nga pala tayo mag-start, eh, kumustahin mo natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin, mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalists. At syempre, nandyan rin po kasama natin ang mga DDS all over the world. How are you today, mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters! And mga girls, maraming salamat sa mga returning viewers, mga solid supporters dito na Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating advertisements. Thank you so much. At saka sa ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Mga kababayan ko, sana nakapag-like na ho tayo. At saka, kasi hindi po nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe, mga kababayan. So before tayo pumunta doon sa mga ibig kong sabihin kung sino po na sinadura yun, mga kabayan, dito muna tayo sa plano ng gobyerno natin at saka sa mga ipinapakita nila na suporta dito kay PBBM. For more details, let's watch this! Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara para sa mga plano at hangarin ng Administrasyong Marcos. Ayon sa kanya, nasa tamang direksyon ang pamahalaan at marami pang programa ang nakalatag para sa mga Pilipino. Narito ang report. Inaabangan na ng sambayan ng Pilipino ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magaganap ngayong Lunes, July 24. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, inaasahang ilalatag dito ng Presidente ang update sa mga programa at plano ng pamahalaan. Pagtitiyak ng House Leader, kaisa ng administrasyon ang Kamara sa kanilang mga hangarin para sa bayan. We are moving in the right place and that they are better off now than they were in the previous years. We join the President's fervor and dedication and his sense of urgency that kasi maganda ang direksyon to ng ating ano, ang aking our administration's progress. We still have a lot of work to do. Marami pa. Isang linggo naman pagkatapos ng SONA, ibinahagi ni Romualdez na inaasang maita-turn over na sa kanila ng Executive Department ang 2024 National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Gate ng House Speaker, agaran din nila itong aasikasuhin. Sigurado, tatapusin natin yung budget before the break, our October break. Kaya we average at least 5 weeks of solid work on the budget deliberations, considerations, and review and approval through the third reading. So we are confident with the processes, the protocols, and the procedures that we have na matatapos natin ating National Budget 2024. That is the most important piece of legislation. Pero paano naman kaya ang iba pang priority bills ng administrasyon? Sabi ng House Leader, I think within the first week or within the first month, sa 33, makadagdag tayo kaagad ng mga 6 pa. At sinasabay-sabay naman natin ito lahat kasi nakikita mo, libo-libong bills ang inasikaso natin araw-araw. And they are all prioritized and they're all equally important to us. So ako naman, eyes on the prize parating. Ngayon namang inalis na ni Pangulong Marcos ang umiiral na COVID-19 public health emergency sa bansa, nagpaabot ng pasalamat si Romualdez sa mga healthcare worker na naging sandigan ng Pilipinas nitong pandemya. E sa Kamara kaya, tuluyan na rin kayang aalisin ang COVID-19 protocols tulad ng antigen testing? Inisa-isa ni House Speaker Martin Romualdez ang matatalakay na usaping pangnegosyo sa nalalapit na biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malaysia. Kabilang dito ang bagong batas ng Maharlika Investment Fund. Narito ang report ni Mela Lesmoras. Kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na kasama siya sa magiging delegasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malaysia.
Nakatakdang bumiyahe ang Presidente roon sa Martes, July 25 para sa kanyang tatlong araw na state visit na inaasahang magpapalago sa samahan ng dalawang bansa, lalo na sa aspekto ng agrikultura, food security, turismo at digital economy. Ayon kay Speaker Romualdez, ngayong naisabatas na rin ang Maharlika Investment Fund ng Pilipinas, inaasahang matatalaki rin ito sa biyahe sa Malaysia ng administrasyon, lalo pat may mga Malaysian business leader ding makakaharap doon ang mga opisyal ng bansa. Muling iginiit ng House Speaker, malaki ang magiging benepisyo ng Pilipinas sa MIF. In agriculture, in infrastructure, in power, and in all the critical sectors of the economy that so badly need a limited resource. So we're happy that we have these developments. Sa ngayon, marami pa rin ang bumabatikos sa Maharlika Investment Fund. Pero sabi ni Romualdez, kahit questionin pa ito sa Korte Suprema, kumpiyansa siyang wala namang magiging problema. Sa totoo lang, ang daming abogado ay nakikontribute po sa ating Maharlika, di ba? At sinasabi, the proof of the pudding is in the eating. Bago bumaba si President Ferdinand R. Marcos, I think we will be so happy that we did this. Magsisisi lang tayo, bakit hindi natin ginawa noon pa? Well, naniniwala po ako sa sinabi ni House Speaker Romualdez, mga kabayan, tungkol po sa Maharlika Investment Funds. Ganun po kaimportante ngayon yung MIF. Kung napapansin nyo po, yung mga leader dyan sa iba't ibang lugar o sa ibang country ay handa po sila na mag-invest dito sa MIF. Kasi yung mga kabayan, for me, sa tingin ko lang po, yung MIF ay talagang kikita yan, mga kabayan. Kasi alam nyo po, very picky sila kung saan sila maglalagak o saan sila mag-i-invest ng mga infrastructure, mga kabayan. Like for example, dyan po sa mga toll fees, dun sa highway o sa mga bridges, you think malulugi po yung toll fee, mga kabayan? Diba? At saka dito po sa mga haters ng gobyerno natin, yung mga anti-Marcos na lagi pong nagsisigaw na wala daw nangyayari sa Pilipinas natin sa pamumuno ni PBM kasi mahal pa rin daw yung mga bilihin natin or mahal pa rin po yung mga presyo ng mga bilihin natin. Bakit ayaw ho nilang bigyan ng chance itong MIF? Kasi sa tingin po nito ni PBM, kaya niya iipinasa ito at saka nagiging urgent ito kasi alam na alam ni PBM, nakikita tayo dyan, mga kabayan, at kikita po ang gobyerno natin at malaking tulong ho yan para sa ekonomiya natin. Kaya talagang posigido dito si PBM kasi alam niya marami nag-invest ito at maraming naniwala ito na mga ibang leader doon po sa iba't ibang country, mga kabayan. So ngayon, forward na rin tayo, kumustahin natin yung ginawang seguridad para po sa zona ni PBM. For more details, let's watch this. 45 minutes lang daw tatagal ang speech ng Pangulo ang kay Speaker Martin Romualdez. Ano naman kaya ang nais marinig ng ilang Pinoy sa Pangulo? Yan po ang Sunny Points na tinutukan ni na Katrina Son at Mav Gonzalez. Naka-lockdown na ang Batasan Complex sa Quezon City. May mga pulis na sa ilang bahagi ng Batasan Road. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, hindi pa raw niya nakikita ang magiging talumpati ng Pangulo. Pero ang alam niya, tatagal daw ito ng 45 minuto. I heard that this might just be not more than 1 hour long. Right now, the country, as you've already seen, is clocking at the fastest growth rate in terms of GDP globally in the world. Sabi ni Senador Chis Escudero, ang kailangan ay sonang hindi lang naguulat, kundi nagmumulat sa mga problema ng bansa at nanggugulat ng matatapang na solusyon. Si Senador Bongo, gusto raw marinig ang karagdagang plano para tulungin tayong makabangon sa pandemya. Umaasa naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na iulat daw ng Pangulo ang totoong sitwasyon ng bansa na mauunawaan ng masa. Ang nais namang marinig ng ilang Pinoy sa sona ng Pangulo. Sana bumaba ang mga pangunahing bilihin na yung magiging sona ni Presidente, huwag puro pangako. Bigas po. Opo. Tapos yung kuryente, medyo matataas na rin ngayon. Para sa mga mahirap, tumulong sa mahirap. Pagayal sa amin, mahirap kami. Sana matulungan kami.
Nauna nang sinabi ng Pangulo na magbibigay siya ng update sa mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng isang taon ng kanyang panunungkulan. 23,000 pulis, sundalo at mga miyembro ng iba pang law enforcement agencies ang magbabantay. Nag-ikot sa Quezon City si NCRPO Regional Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. kabilang sa Multi-Agency Coordinating Center sa Camp Caringan, kung saan minomonitor ang mga kuha ng CCTV camera ng mga LGU, mga drone at body camera. Nagpaalala rin ng NCRPO sa ipatutupad na gun ban, pakiusap naman ng NCRPO sa mga magpoprotesta. Huwag ikalat o sunugin ang mga FEG. Bawal lang magsunog ng mga rice straws. Napapain yun by virtue of provincial or local ordinances. But this time, pwede rin gamitin yung Clean Air Act. Nako, Chief, yung mga anti-Marcos po, yung mga aktivista, ready na sila na magsunog daw. Sinabi nila dun sa interview, mga kaabayan, di ba? Bantayan nyo yung mga anti-Marcos kasi mga pasaway yun eh. At saka mga against the law yun eh. Yung mga anti-Marcos, mga gunggong talaga yan. Sarap pitikin yung mga tenga. Alam nyo, mga kaabayan, so insert na rin natin dito kung ano ba ang gustong ano marinig ng ibang mga kababayan natin sa zona ni PABM. For more details, let's watch this! Mahal na mga bilihin, dagdag sahod at pagsugpo sa korupsyon. Ilang na yan sa mga isyung gustong marinig ng mga Pinoy sa ikalawang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Pangarap na sinabi, mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. May baba natin ang presyo ng singil sa kuryente. Pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Yan ang mga pangako ni Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang unang taon sa pwesto. Ano kaya mga nais marinig ni Juan de la Cruz sa kanyang ikalawang State of the Nation address? Para sa single mom na si Jenny Rose na tumutulong din sa kanyang mga kapatid at magulang, pagbaba sa presyo ng mabilihin ang nais niyang marinig sa sona ng Pangulo. Pero sana po kung maaari, bawasan lang, konti lang po yung kayang-kaya lang ma-afford po ng tao. Ganyan din ang hinaing ng magbabalot na si Elmer Familiar. Si PBBM daw ang binoto niya nung eleksyon, pero hinaing ni Elmer. Mas ramdam daw niya ngayon ang bigat ng presyo ng mga bilihin. Tumataas po yung bilihin, wala pa akong solusyon. So mag-iisang taon na ako siya. Para naman sa jeepney driver at operator na si Rodolfo Samortin, dapat gawing prioridad ng pamahalaan ang pagbaba sa presyo ng petrolyo at ang pagresolba sa isyu ng jeepney modernization. Kung gusto kong marinig, sana bigyan niya ng pansin yung mga jeepney driver. Kasi katulad ng sabi ko, isa ako sa operator ng jeepney na gustong i-phase out ng DOT, TR at yung LTFRB. Although meron namang ibibigay na ayuda para sa mga sakrudo, pero hindi sapat yun eh. Dagdag sahod naman ang hinihintay ng Human Resources Officer na si Ejeline Borja. Sumasabay din kasi yung taas ng mga bili. Kaya sana yung sa sahod, mas mataas-taasan pa sa akin. Dapat din daw tutukan ng Administrasyong Marcos ang paglaban sa krimen, korupsyon at kahirapan. Wala pa rin pong changes, yung inflation rate po lalong tumataas. Yung crime rate po sa buong bansa, ganun pa din, mas lalong lumalala. Infrastructure and other projects po, okay naman, pero nagkakaroon pa rin ng anomalya, lalo na sa mga problema sa airport. Para sa political analyst na si Professor Froilan Kalilong, importanteng marinig sa State of the Nation address ni Marcos ang mga isyong malalapit sa bituka ng pangkaraniwang mamamayan. Dapat talagang pagtuunan ng pansin kung paano natin nabibigyan sila ng decenteng nga ng buhay, may ibababa yung presyo ng mga bilihin, mabigyan sila ng maayos na pabahay, masiguro natin na meron tayong food security. I think these are the things that will endear him more with the masses. Ang paulit-ulit na bukang bibig ni Marcos nung kampanya na Unity, dapat daw maging bukas para sa lahat. Hindi dapat ito magiging unity lamang dun sa mga kaalyado niya, kundi unity ng buong sambayan ng Pilipino. Umaasa rin si Professor Kalilong na maririnig ng taong bayan sa Lunes ang mas detalyado at konkretong plano ni Pangulong Marcos para sa mga susunod pang taon ng kanyang administrasyon.
Tika lang, i-correct ko lang po itong si political analyst makabayan, si, sino yun? Professor Kalulong. Mukha yata hindi updated eh. Yung tungkol po sa pabahay makabayan, sabi niya, sana daw mabigyan daw ng maayos na pababahay, ng mga pabahay ang mga kababayan natin. Hindi ba nabigyan ng maayos na pababahay ni PB makabayan? Di ba yung proyekto po na pabahay ni BBM ay, di ba yung sabi niya na ang plano lang dito ay one year, magkaroon dito ng 1 million po na pabahay mga kabayan. Pero sinabi po ni BBM that is 2 months ago, if I'm not mistaken, umabot na po ng 1.4 lahat na pabahay mga kabayan. Di ba? Mas advanced sila sa kanilang plano kasi ang plano mga kabayan, for one year, at least magkaroon dito ng 1 million po na pabahay. Pero yung pabahay ni BBM ay hindi po bahay pangkalapati mga kabayan. Di ba? Unlike doon sa mga ano kay Panot eh, at saka doon kay ano kay Linilot ang makabayan, yung pabahay nila ay puro naman pang ano, puro naman pang kalapati makabayan, pero kay BBM na luxurious tingnan, luxurious. At saka ano, maganda talaga tingnan makabayan, maayos na maayos. Talagang pabahay po na pangtao. Ngayon dito naman po sa nagrereklamo sa presyo ng mga bilihin natin, hindi naman po niyan ganun po ka-easy makabayan. Hindi po yan na overnight lang po, sa isang tulog, bababa kaagad yung presyo po ng bilihin natin. Dito naman po sa inflation, abay mukha yatang hindi updated talaga itong si Professor Kalulong kasi hindi daw bumaba yung inflation makabayan. Alam ho natin yan kung itong si ano itong si political analyst na Kalulong makabayan, kung nanood ng ito lagi kay Sir Ivan, alam lang niya na yung ano ng yung inflation makabayan ay bumaba na po sa 4.2 at talagang napa-steady yung makabayan, 4.2. Ang layo po sa inilundag from 7 point something ba yun sa last January, I think, if I'm not mistaken. Ngayon 4.2 na lang makabayan. 'Di ba ang layo po? Talagang maganda dito ang nagawa ni BBM. Pero ang iba kasi, mga anti-Marcos, bulag na bulag mga kabayan. At hindi nila alam ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno at hindi nila alam ang totoong estado ngayon ng Pilipinas. Bulag sila mga kabayan kasi lagi silang nanonood doon sa mga bitter, ng mga vlogger, at saka sa mga bitter po ng mga newscaster, doon lang sila nakabase mga kabayan. So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, dito muna tayo, isa muna natin mga kabayan, at sa i-greet natin ng happy birthday si Sir Rodolfo Robis this coming July 27. Si Rodolfo Robis, he's already 81 years old mga kabayan. 81 years old, abay sana maabot yung edad na yan, no? Anyways, happy birthday also kay Ma'am Michelle Dagondon. Kasama natin mga kabayan ngayong araw, si Barkadahan Forever FM. Nandyan rin po si Auri Antonio TV, James Valdez, BMC Kids, Be Well, Margaritas Iglesias, Susan Abby, Nonoy Florin Hills, Angelita Holsinger, Hi to Army Lagaso, Rita Mejia, Maricar Becker, Milagros Derilo, Mary Omura, Mighty Baisa, Maricres Hernandez, Andrea Giong, Lynn Gonzalez, Rolando Ulay Diaz Agpawa, and Hi to Corazon Alberto and Emily Timaho. Okay mga kabayan, siya nga pala, paalala po sa lahat. Dahil ngayon po ay July 24 at saka SONA ni PBA mga kabayan, yung grupong manibela ng mga jeepney drivers ay talagang magtigil pasada sila mga kabayan. Alam nyo itong si Valbuena, pasawa ito mga kabayan, dinadamay pa niya ang kanyang mga kapwa po ng mga jeepney drivers. Kasi alam nyo mga kabayan, kapag hindi kasi sila susuporta dito kay Valbuena, ay baka siguro tatanggalan po ng hangin ang kanilang mga ligid mga kabayan o yung mga gulong. Yung ganun, kaya paalala po dito sa mga kababayan natin, may tigil pasada po na isagawa itong manibela. So, for more details, let's watch this! 200,000 miyembro raw ng grupo manibela sa buong bansa ang sasali sa tatlong araw na tigil pasada. Ang MMDA handa raw magpalibring sakay sa mga pasaherong maapektuhan sa Metro Manila. Nakatutok si Jonathan Andal. Huling biyahe na muna ito ni Philip. Bukas kasi sasali siya sa tatlong araw na tigil pasada ng grupo niyang manibela kahit pa masakripisyo ang kita. Bahala na boss, basta ang mahalaga hindi mawala yung jeep sa kalsada kasi yun pinagkukulan ng anak buhay. Issue sa PUV modernization ang ipinaglalaban ng grupo. Itigil po nila yung pag-award dun sa mga korporasyon na wala naman talagang ruta. At sana marinig natin sa Pangulo na ano ba talaga ang programa niya dito sa pampublikong transportasyon na mawawalan po ng hanap buhay dahil po sa modernization.
hanggang Miyerkules ang tigil pasada. Nasasalihan daw ng 200,000 miyembro ng Manibela sa buong bansa. 40,000 yan ang nasa Metro Manila. Kabilang sa mga rutang apektado ang EDSA Muñoz, Onyx Street sa San Andres Bukid sa Maynila at sa Novaliches, Quezon City. Sabi ng MMDA, meron silang nakahandang libreng sakay pero ilalabas lang nila ito kung kakailanganin para hindi naman maagawan ng kita yung mga chopper na di naman sasali sa tigil pasada. Magkakaravan daw ang grupong Manibela sa Commonwealth Avenue at magkakasa ng protesta sa iba't ibang lugar kasabay ng SONA ng Pangulong Marcos. Alam niyo mga kabayan, itong grupo na Manibela ay nagsinungaling ho yan. Di ba sinabi nila, kaya nga nila gusto lang i-implement yung tigil pasada nila kasi hindi daw tinigunan ng taga LTO or LTFRB yung kanilang hinanaing mga kabayan tungkol ito sa bus modernization. Actually, nagpalabas po ng post o ng statement itong taga LTFRB na talagang tinugunan po ang kanilang mga hinanaing mga kabayan. Pero hindi kasi yan maintindihan po ni Valbuena. Malbuena ba siya or Valbuena? At saka dinadamay pa niya ang kanyang kapwa mga jeepney drivers ito kasi no choice yung iba mga kabayan. Kaya no choice sila. Sinabi yan ni Valbuena, sama na lang sa dito na magtigil pasada mga kabayan. Pero alam niyo po, wala man kasing mangyayari ang kanilang ipinagsisigaw. Kasi sinasabi ko mga kabayan, tinugunan na po yan ng gobyerno ang hinanay nila. Ay, hindi lang kasi sila makapaghintay mga kabayan. So sa ating mga kabayan dyan na mapiktuhan po sa tigil pasada, don't worry kasi nandyan naman po yung MMDA, tutulong po sa inyo. Anyways, dito rin tayo sa balita mga kabayan kung saan merong good news na inihatid sa atin si Senator Aimee Marcos kasi meron pong programa ang ating PNP mga kabayan, yung tinatawag nila na Food Bank. For more details, let's watch this! Para mapatibay pa ang bigkis ng mga pulis at komunidad na kanilang sineserbisyoan, inilunsad ng PNP ang Food Bank bilang tulong sa mga pamilya na naapektuhan ng sakuna. May ulat si Gabby Natividad. Isa sa mga palatandaan ng matatag na bayan ang maayos na relasyon ng mga pulis at ng mga komunidad na kanilang pinoprotektahan. Kaya naman bilang pagpapahalaga dito, inilunsad kahapon ang PNP Food Bank. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., ang inisyatibong ito ang magbibigay ng tulong sa mga pamilya at mga individual na naapektuhan ng mga natural calamities. The ACP has been at the forefront of promoting social harmony, peace and progress for years, and we are privileged to join hands with them in this noble endeavor. The PNP Health and Food Bank with the Bida Caravan. This visionary program acknowledges the significance of offering aid and monetary relief to individuals in dire circumstances, particularly during national calamities. Pangungunahan ni Senator Aimee Marcos ang programa, katuwang ang Department of Interior and Local Government at buong PNP. Ibinida rin ni Senator Aimee ang kanyang mga nilagdaang panukala na tutugon sa mga problema na hinaharap ngayon ng pulisya, tulad na lamang ng kanyang Senate Bill 1822 o Strengthening International Affairs Service for PNP, Senate Bill 409 o Modernizing and Capability Enhancement Act at marami pang iba. For any community to thrive, alam naman natin, a strong and trusting relationship between law enforcement and its citizens is crucial. Kaya pasimula ako ng iba't ibang batas na nakapending sa Senado sa ating legislatura. Samantala, nagkaroon din ng oath-taking ceremony para sa mga opisyal at membro ng Anti-Crime Coalition for Peace and Progress International. O yan, mga Antay Marcos, may bagong programa ha, yung sa PNP, para at least alam naman natin. Ngayon mga kabayan, dito na tayo sa balita po tungkol doon sa sinasabi ko na meron pong isang senadora nag-feeling entitled doon sa loob ng Philippine Airlines mga kabayan. But before that, i-shout out muna natin si Ma'am Lorelie Bernardo, Rose Gidocos Guevara, nandyan rin si Ma'am Teresita Kainglet, Nori Tavio, Robin Liboon, Leonardo Manansala, Haitsu Maria, Christina Manimbao, James Valdez, Jeline Quiason, and hi to Erwin Sinorin. Nga mga kabayan, ang nag-post po niyan ay isang dermatologist. At saka kilala po talaga na dermatologist mga kabayan sa Cebu City, nagmamayari po ng skin clinic sa Lapu-Lapu. Ito po yung pangalan po, ang pangalan po niya ay si Dr. Michael Benz Busa.
ang post ni mga kaabayan, sabi niya, "Shocking! When I thought everything is going smooth, the moment I boarded the PAL aircraft, somebody is seated in my business class seat. It happened to be a female senator. Kasi it's her choice daw according to the ground crew, sabi ng male cabin crew. So he panicked to find me a new business class seat. Buti na lang, merong natirang isa. What if wala at full yung plane? Di ako makasakay." So tinag niya mga kaabayan, "Philippine Airlines never ceases to amaze me." So yun mga kaabayan, ang mga comment dito, yun, lalong-lalo na yung mga pinklawan, abay, sabi na mga kaabayan, si Senator Aimee Marcos daw. Kasi meron kasi nagsabi doon na letter M ba daw? Or I-M or S-I-M. Ang sabi ng pinklawan, Senator Aimee Marcos. Sabi ko, napaka-imposible mga kaabayan. Kasi imposible talaga na si Senator Aimee Marcos, kasi kilalang kilala ho natin si Senator Aimee Marcos at kilala natin yung mga Marcos na talagang mapagkumbaba mga kaabayan. Inuuna nila ang kapakanan po o yung mamamayang Pilipino. Di ba? Napaka-imposible talaga eh. Kaya nga napakomment ho itong sa, ano, si ano mga kaabayan, itong si Direk Darliap, napakomment siya kaagad dun sa post po ano, ni Michael Vince Busa, kasi nga kilala itong si Vince Busa mga kaabayan, kaya nag-viral kaagad. Ang sabi ito ni Direk Darliap, "Huwag niyong masabing si Senator Aimee yan. Tuwing pupunta kami ng Ilocos, naka-van. Parang bago ng bago sa madadaanan. Wala raw tindahan sa ere. Feeling ko si Senator Grace po. Charot." Ngayon mga kaabayan, so nagbasa-basa na naman si Sir Ivan sa mga comment doon lahat at lumabas ang pangalan po ni Senator Binay daw. So doon maraming nag-comment na Senator Binay daw, hanggang kinull out nila itong si Michael Vince Busa na doktor. Sabi niya, ano daw, sabihin na daw, spill the tea. Kasi yan po ang kanilang mga term mga kaabayan, na may mga laiso-laiso talaga na mga term nila, spill the tea. Sabi daw, sabihin muna kung sino. Ngayon, may nag-comment mga kaabayan, itong nangalan po na si Michael Busa nga pala, sabi niya, GP daw. Nilagyan niya ng ano, ng initial, na letter G and letter P. So may duda na kung mga kaabayan, na ito po ay si Senator Grace po, kasi GP. Pero may comment rin kasi na si Senator Risa Hontiveros daw, si Senator Binay daw, so maraming napagpilian. Until na sinabi ngayon ni Vince Busa Makabayan na GP. So that is Senator Grace po. At ito po ay confirm. Bakit Sir Ivan? Dahil nung nag-comment na yung Philippine Airlines mga kaabayan, kasi nga nakita po ang post na to, ang sabi ng taga Philippine Airlines, "Hi Michael, thanks for sharing your recent flight experience with us. We really appreciate your bringing this matter to our attention. We understand the importance of seat assignments, especially in business class, and we regret any frustration or confusion you may have experienced. Your feedback is valuable to us, and we're taking it very seriously. We've already retrieved your booking and are actively looking into the issue. Rest assured, we're working closely with the relevant offices to investigate and resolve the matter promptly." Ngayon, nag-reply mga kaabayan itong si Michael Vince Busa at talagang confirm na si Senator Grace po mga kaabayan, with kasama pa yan na picture ni Grace po. So confirm po na si Senator Grace po yung ano yung kinuyo ngayon ng mga netizen mga kaabayan. Kasi nga feeling nila nagiging feeling entitled daw yung ano tong senadora na to, parang nagmamay-ari daw ng Philippine Airlines. Kung saan niya gusto na umupo mga kaabayan, gusto niya doon talaga. Unlike po sa mga Marcos, uunahin talaga kay mga kaabayan. Kasi that is a public service is all about. We are working para sa ating mga kaabayan. Hindi po ano ganun mga kaabayan. Hindi dapat tayo mapagmataas kasi tayo po ay public servant. Correct ba si Sir Ivan, mga kaabayan? Dapat mapagkumbaba tayo. Kasi public servant tayo eh. Anecdote, gusto ko yan. Diyan ko gustong umupo. Abay, diyan ka na. At natakot kaagad itong mga ground crew na makaabayan or itong mga stewardess nila, natakot kaagad. Alam nyo ang pangit ng ganyan Philippine Airlines. Dapat i-price
priority ninyo. Philippine Airlines, makinig. Dapat i-priority ninyo kung sino po talaga yung ano, yung pangalan na nakalagay diyan sa seat na 'yan, kasi siya po naunang na ano na booking. Pero kapag meron kayong nakita na medyo sa tingin niyo na very important people or mga VIP, abay nagkukumahog kaagad mga kabayan, parang nagpapanik kaagad kung asan gusto po dito ng isang senadora, doon siya opo. Hindi nila iniisip na meron po nang may-ari diyan mga kabayan, 'di ba? Dapat be fair tayo. Dapat makibagay tayo sa ibang tao, Senator Grace po. Dapat makibagay ka. Huwag ganun. Gusto mo dyan? Ah, gusto ako dyan. Diba? Pangit yung mga kabayan. Kaya nga, itong si Senator Grace po ngayon, kinuyog ng mamayang Pilipino. So, bago na mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, isa na rin natin si Sir Erickson Miguel from Hawaii. Hi to Muneth Moromillo. Nandyan rin po si Sir Raul Balyerta, Lito Bongala na nandyan sa Copang, Muntinlupa City. Hi to Gregorio Rowelos from West Covina, California. And hi to Nora Martin from Toronto. And of course, shout out rin kay Sir Edgardo Canonigo at kay Josephine Martinez. Ngayon mga kabayan, dito tayo po sa ano, sa issue kung saan meron kasing lumapit doon sa Rafi Tulfo in action mga estudyante mga kabayan sa ano ng University of Manila, 140 lahat. Tignan na lang, itatanong ko dito mga kabayan, ano ba ang magiging feelings ninyo? Na like for example sa mga malapit na mag-graduate diyan, yung mga estudyante natin, sila mga kabayan, nagbayad na po ng graduation fee. Meron na rin silang ano, a picture po para sa kanilang graduation mga kabayan, at ready na lahat kasi sinabihan na rin nila ang kanilang mga parents mga kabayan. Well, siyempre, as a parents, talagang happy tayo kasi ang mga anak natin ay mag-graduate na mga kabayan. Alam niyo ba na napurnada mga kabayan? Napurnada ang kanilang graduation kasi meron pong isang teacher na may ok-ok yung pag-uutak. Talagang ibinagsak silang lahat mga kabayan. Isipin yan, 140 lahat ang mga estudyante, bagsak po sa teacher na ito. There's something wrong here mga kabayan. Asa ka, dapat lang pitikin ang tingnan na yan, yung teacher na yan, kasi nga nag-resign kagad mga kabayan. Parang nadamay dito yung University of Manila. At para maintindihan natin lahat, papanoorin natin ang balita mga kabayan. For more details, let's watch this. Nakapagbayad na ng graduation fee at meron ng graduation picture na nang madiskubre na higit 100 estudyante ng University of Manila na hindi pala sila makakamarcha. Isang profesor kasi ang nagbagsak sa kanilang lahat nang wala raw maayos na paliwanag. Nasa front line na balitang yan si Jenny Dongon. Napasugod sa programa ni Senator Rafi Tulfo na wanted sa radyo ang mga estudyante na ito ng University of Manila. Kabilang sila sa 104 estudyante umaasang gagraduate ngayong July 31 sa kursong BS in Civil Engineering. Pero nitong July 16, bigla na lang nilang nalaman na 70 o bagsak ang grado nila sa isang profesor. Saan niya ipakita yung result ng test? Wala po. Tapos masabi na lang, bagsak kayo. Flat 70 po, lahat. Pare-pareho po. So parang merong isang tao dyan, nag-invento na lang ng numero at saka nilagay 70 kayong lahat. Kwento ng isa sa mga nagre-reklamo sa News 5, Abril pa sila kumuha ng exam, kaya nagtataka sila kung bakit huli na ipaalam sa kanila ang mga bagsak na grado. Hindi natuloy sila nakahabol sa summer classes para makabawi. Wala rin daw paliwanag ang profesor na nagbagsak sa kanila. Hindi din po namin kasi alam kung bakit po kami bumagsak kasi ang tanging pinagawa ng din naman po ng grades namin is puro major exams lang. So wala po kami activities, wala po kami quizzes, wala po kami plates or anything po na pwede pong panghatak sa grade po namin. Ang ikinasasama pa ng loob ng mga estudyante, nakapagbayad na sila ng 1,850 na graduation fee. Nagpakuha na nga rin sila ng grad pick. Nung kumuha po kami ng evaluation nung May, kasi nag-expect nga po kami na makukuha po namin yung grades po namin ng maaga. But nung May po, ang nilagay lang po nila sa evaluation namin is candidate po kami ng 2023. So niready na po namin yung mga graduation pictures namin and then sinabi na po namin sa mga parents namin. Napaiyak naman ang inang si Evangeline dahil sa awa sa anak na umaasang gagraduate. Sinubukan daw nila makipag-ugnayan sa universidad pero hindi sila pinapansin. Hindi rin daw humarap ang profesor na nagbagsak sa mga bata. Napag-alaman din nilang nag-resign na ito sa universidad. Masakit po sa nanay sa amin. Kasi ilang taon po namin inantay yun. Ano gusto niyo sa teacher? Masyado pong
masakit para sa amin. Hanggang matapos ang programang Wanted sa Radyo 5, hindi sumagot ang University of Manila. Ayon naman kay Commission Higher Education Chairperson Popoy De Vera, handa sila mamagitan sa mga estudyante at sa universidad oras na maghain ng reklamo sa kanilang tanggapan. Pwede mag-mediation sila, either we ask the school to reply, try show cause order, or we can call the university official to sit down with the students in a mediation meeting. Sinubukan din ng News 5 na kunin ang panig ng University of Manila at ng bagsak na profesor. Pero hindi na sila sumasagot sa aming mga tawag at email. Okay, shout out rin natin mga kaabayan. Si Ma'am Emmy Joaquin from Japan. Nandiyan rin po si Evangeline Milbar from Clarín, Misamis Occidental. And hi to Susan Coelho in Canada. Kay Juan Ahiro in Arizona. And hi to Fred Ahiro in California. So yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw mga kaabayan. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating advertisements, at saka sa mga kaabayan natin na nabigay sa atin ng super thanks. Thank you so much. Alam niyo mga kaabayan, very excited na po si Sir Ivan sa Sona ni BBM. So sabay-sabay tayong manood mamaya mga kaabayan sa Sona ni BBM. So before po natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Gracious and loving Creator, on this peaceful night, we humbly gather to seek your presence. Grant us strength and wisdom to face life's challenges. Bless our loved ones with health and happiness. Forgive our shortcomings and guide us on the path of righteousness. May compassion and understanding fill our hearts, fostering unity and peace among all. Amen. So maraming salamat mga kaabayan, and I hope to see you again on my next video. Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sangbayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.